guys! Again, welcome back to my channel. Good morning, good morning. Malamig na morning, Saturday morning, guys. So, ngayon, guys, dahil ilang araw kaming kumain ng karne ni Pinay sa Nepal, naisipan ko naman na, na maggawa ng tipid na ulam at vegetarian. So, yung kalimitang nakikita nyo sa mga Thai rolls, meron silang mga seafoods na nilalagay or mga boneless na chicken na in-steam. Pero ako, talagang tipid ang gagawin ko kasi tofu lang ang gagamitin ko. So, magagawa ako ng Thai rolls na gawa lang siya sa carrots, cucumber, lettuce, tsaka tofu. And then, samahan lang ng sauce na sweet chili sauce. So, panoorin nyo ako kung paano ko gawin yung roll. Napakasimple at napakatipid, guys. Tsaka, syempre, healthy. Saglit, panoorin nyo ako. Iharap ko yung camera. So, ito guys. Ito yung sinasabi kong sangkap lang na ginamit ko. Carrots lang. Tapos, pinirito kong hindi ko siya tinoasted yung tofu. And then, hiniwa ko yung pahaba yung cucumber. And then, itong lettuce. Bali, iroll ko lang to. Ibabalot ko lang siya dito sa sa rice paper. Ito yung rice paper. So, ibabalot ko lang dito. Tapos, ito na yung kakainin namin pag na-roll. And then, isasaw-saw mo lang siya dito sa may sweet chili sauce. Ayan. So, at least, guys, sold na yung lunch namin. Healthy na yung kinain namin. Talagang akala mo, healthy-healthy talaga tong lunch namin. Actually, may sobra pa kaming baboy. So, pwede pang itermo yung gravy ng baboy. Nandun, iinit ko na lang yung sobra naming baboy kagabi. So, para at least may karne kung ayaw, halimbawa hindi sila I mean, kung namimiss pa rin niya na may halong karne, papakain na lang yung sobra naming baboy kagabi. So, samahan niyo ako sa pagro-roll nito. So, ayan, sisimulan na natin ang pagro-roll. Pero syempre, bago mo gamitin itong wrapper, kailangan nating ibabad muna siya sa tubig. Kasi matigas siya. Pero pag binabad muna siya sa tubig, ito siya. Ganito siya, guys. Alam ko naman, alam nyo naman to eh. Hindi naman kayo innocenting kagaya ko, guys. So, alam ko naman na lahat, alam na nila tong rice wrapper. Saka alam nyo na rin kung paano gawin. Pinapakita ko lang siya, guys. So, yan. And then, may tubig ako dito. Ibabalot ko lang siyang ganyan. Babad-babad muna. And then, saka mo ibabalot yung gulay, guys. So, syempre, pag magbabalot ka, kailangan gumamit ka ng ganito. Pero kung wala ka naman ganito, magugas ka ng kamay, guys, para make sure na malinis yung kamay mo habang nagpiprepare ka ng pagkain. Diba? Hindi naman sa kaatihan, guys. So, dapat, kung wala kang ganito, hugasan mo ng maayos yung kamay mo bago ka mag-roll. Kasi minsan, sa napaka-busy natin minsan sa kusina, na naduluto tayo, hindi natin napansin na kung ano ng mga nahawakan natin na na marumi. Tapos, bigla na lang natin nahawakan yung iba pa natin gagawin pag sobrang busy. Hindi natin napapansin na yung dumi na nahawakan natin pumupunta na pala sa ginagawa natin pagkain. Yun. Hindi naman yung nag-iinati tayo. Noong panahon naman, hindi naman uso to. Basta magugas ka lang ng kamay. So, yan. Mag-glab tayo. And then, mag-i-start na akong mag-wrap ng ating roll. So, yan guys. Mag-roll na tayo. Ready na tong ibinabad ko na wrapper. Yan. Actually, kailangan may tela to eh. Telang white. Kahit hindi white, basta't malinis na tela. Para hindi siya Pagkat patayin ko muna yung stove ko pala. Nagsasalita ako, nakalimutan ko pala yung iniinit kong baboy. Baka matuyo na siya. So, dapat talaga may tela yan para nasisipsip yung nasisipsip yung tubig ng yung tubig neto. So, yan. Ganyan lang ang style ko, guys. Ibabalot ko lang siya ng lettuce. Una. Lettuce muna. And then, isusunod ko yung pepino. Ganyan ko lang siya. Pepino. Then, yung carrots. Saka ko lang siya lalagyan ng dalawang tofu. Actually, masarap ito kung may hipon or karne.
Masarap siya. Pero ito nga, vegetarian muna tayo. So, ganyan ang anuhin natin. Gagamitin. So, iro-roll mo lang siya ng paganito. Then, ipo-fold mo siya sa dulo. Fold mo lang siya para hindi, ano, para hindi support, kumbaga, hindi support yung lumpia natin. Yun. Sa dulo lang, isa lang ang ano mo. Pwede mo rin siyang takpan or i-fold sa parehong dulo. Yan. Then, ganito na yung kinalabasan, guys. Ganyan siya. So, ilalagay ko siya sa isang plato hanggang sa matapos yung niroroll natin. Yan. So, next naman, sa pangalawang roll, kailangan talaga may tela to eh. Kasi pag walang tela, basang-basa siya. Ganito. So, ganyan ko na lang siya. Ilatag ko lang dito sa chopping board ko na pinamana ng isang Pilipina na nasa Vietnam na. So, ang lahat na lang ng mga gamit ko, pinamana, no, guys? Ganyan tayo ka-blessed. At puro mana ang mga gamit natin. Pero yung iba naman, guys, binili ko rin naman yan. Lagay-lagay lang. Hanggang sa matapos yung ginagawa mo, pare-pareho lang naman ang gagawin mo yung pagbabalot. Alam naman natin yan, kahit grade 4, kaya niyang gawin yung ginagawa natin. Ganyan. Ganyan. Roll mo lang siya sa dulo. Takpan mo lang na ganun. Para lang hindi supot yung dulo. So, ayan. Nabalot na rin siya. So, ilagay. Then, yung style ko rin dito, guys. Halimbawa, di ba na ano ko siya? Na nabalot ko siyang ganito. Pwede ko rin siyang lagyan ng itali dito. Sa dahon ng sibuyas. So, kung gusto mo siya na hindi siya ano, tsaka parang green-green na yung green-green yung dating niya, itatali mo lang na ganito, guys. Gagawin mo lang siyang tali. Yung dahon ng sibuyas. Para ba, maganda lang siya. Tingnan na parang naka-belt siya. Naka-belt. Yan. Parang mukhang, magmukhang sosyalin eh. Tinipid lang naman yung ano niya. Ganyan siya, guys. O, diba? So, kahit tipid lang yung sangkap na ito, ay mukhang sosyalin naman sa paningin natin. Mukhang masarap. So, makikita nyo kung masarap nga talaga siya. After naming magawa to, kakainin namin, bibidyohan ko yung itsura ni Inay sa Nepal kung masarap nga siya. Diba? Tapos ko nang binalot ang aming Thai rolls. Ayan. So, limang binalot ay nilagyan ko ng belt ng dahon ng sibuyas. At limang walang belt. Kasi baka ayaw ni Pinay sa Nepal yung may belt. So, lima. So, tiglimang piraso kami, guys, ha. So, kakainin namin yan maya-maya. Hintayin ko muna siya kasi naglalaba pa siya ng damit nilang magnanay. So, after niya maglaba, sigurado lalantakin na namin to. Hintayin ko na siya. So, wait lang, guys. Iinit ko muna yung ulam namin kagabi, yung baboy, para at least, kung hindi man niya magustuhan to, meron siyang ipapalit dito. Meron pa siyang konting baboy dun. Saglit lang. Ayan, guys. Tapos na naglabas si Pinay sa Nepal. Kakain na kami. So, nakaready na mainit-init pa. Yan, guys, so umuusok-usok pa tong hininit ko yung apritadang chicken. Kahapon naman ito, kahapon ng umaga. So may sobra pa kami. Pwede naman siyang i-rep, kaya pwede pang kainin lahat. So ito nga yung ginawa ko. Tapos ito yung adobong baboy, guys. Ang ginawa ko, parang pinirito ko siya, dinry ko yung adobong baboy. Ganyan lang siya. Yan lang yung kakainin namin. So nandito na si Pinay sa Nepal, kakain na kami. Panoorin nyo kaming magmukbang, mabilis ang mukbang.
guys, ready to eat na kami ni Pinay sa Nepal. Pagod na pagod yan. Ewan ko kung mapagtsagaan niya itong, ano, itong vegetable roll ko. Hindi ko alam kung vegetarian. Giniginaw siya talaga, sobrang labig na talaga dito, guys. So, huwag niyo rin pansinin yung suot ko, hindi pa ako naliligo. Yung kagabi pa to. So, kakain na kami, guys. Tara, panoorin niyo kaming kumain kung paano yung galaki ng subo namin. Malinaw naman, no? Mm. Tarap. Sa leg lang kasi ang malaba. Sabi, nakatago naman si Pinay. Ang sarap. Nakalamin na ako. Pang-apat ko ito. Hmm? Pang-apat, tatlo. Ako, di mabuhay ng walang rice. Rice is ano sa akin talaga. Maglabak din ang baboy. Hmm. Ubusin na natin ito. Kasi gagabi pa ito. Hmm. Hindi pa kain na? Iba, meron silang baka. Ay, baka ito. Bak. Nagluto silang bak doon. Mm-hmm. Yung asawa ko doon siya kakain. Ang dami ko naubos, guys, oh. Naubos ko na yung kanin. Nakarami na akong ganito. Mukhang nagalit siya. Ano? Nagalit pa yun? Hindi. Ano yun? Gusto niya kasi marinaw lagi ang mga video ko. Ano yung director ko? Masyado sensitive. Kaya pag nagbibideo daw ako, madilim daw. Pinagalitan niya ako. Sarap. Grabe, parang na-Oktubre ako. Gusto niya na mama siya sa tubigan. Sarap. Ay, give you all. Iya. Iya, data. Ataw po. Iya. Oh, I know. Iya, no? Where's Iya? Where? Sarap ko. Gusto niya busog ako? Daming commercial. Mas sumarap siya pag naprito yung ito. Mm, diba? Mm. Kaya siya naging kitcha. Tainin mo yan. Pwede yan. Pwede ang lahat. Wait, no. Ilagay mo dito, ah. Ay, saw-saw po. Na, give me. Parang gusto lang. Dami ko nakain. Takaw ko, guys. No. Nabing nakain ko. You don't like it? Oh, it's okay. Ano yung patata? Patatas? Patatas? Hot! Hat. 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 Hat.
Mas lang pa yung hot niya. Hot. It's okay. Ayaw niyang patatas. Patatas. You don't like it? Patatas. Patatas. Sarap. Patatas. Patatas. Sarap. Patatas. Ang dami kong nakain. Itakaw ko. Ako walang imik-imik. Wala kayo dyan manood. Tika! Ay! Yam. Tumatawag si baby. Tika! 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 Masarap yung leeg, guys. Hindi ko pinatawag yung leeg. Leeg ng manok. Masarap. Ubus yun na yan. Tapos na ako. Ambe, ayaw na niya. Ay, pag ganun? Ayaw mo naman mga Nepali. Ayaw nila yung ilang araw ulam na kahapon. Buulamin ngayon, guys. Ayaw nila yun. Yung mga Nepali, guys, ayaw talaga yun. Mga arte sila. Abay, no. Pag ulam niya kagabi, yung manok, ay, baboy na yan. Hindi na niya kakainin ngayong araw na to. Di ko alam kung ano silang itlog or gulay or dal. Okay na sa kanila kaysa kainin yung inulit na ulam. Sa atin masarap eh. Sa atin masarap di ah. Hindi naman napapanis. Watch. Ang lobo, hindi naman napapanis. Oo, yan na. Good? Yummy? Simod yung buto ng re-egg sa akin, gal. So at least, di ba, may sobra kaming yung kaliret apritadang manok, and then yung adobong baboy. Tapos may gulay pa kami, diba? So, solve yung chan namin talaga, guys. Mabilis akong kumain, gal. Kayo, diba, akala nila konti lang yung kinain ko. Hindi nila alam. Marami na akong nakain. Mabilis lang akong kumain talaga. Ubus na. Ubus mo na yan. Tapos na ako, guys. Ako, ang dami kong kanin. Ang dami kong siya, hindi pa siya matapos-tapos kasi kada subo niya nakatingin siya dun kay baby. Yan ang mahirap. Naranasan ko yan. Yung maliit yung mga anak ko. Kumakain ka bilang patawag or maglilikot. Kailangan mo siyang habulin. Ayan guys, tapos na kaming kumain. Busog na naman kami. Limas, buto lang talaga na natira. So diba nakita nyo kami kung paano kami kumain. Lalakas namin kumain. No? Parang dinayag pa namin yung mga lalaki kung kumain. So syempre, tsaka syempre pagod kami sa ginawa naming gawaing bahay. Siya naglaba, ako naglinis. So okay lang kumain ng marami. Reward na sa amin. Reward na sa mga anaconda namin sa tiyan yun, no? So, salamat sa time, guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. At syempre, bago ko po kalimutan, muli ako yung magpapasalamat sa inyong suporta, guys, at saka sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Baka pwede naman po pakisubscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dan, at saka sa mga talagang mga supporters ko dyan, maraming thank you sa inyo sa walang sawang panonood sa aking mga videos at tiyaga natapusin ang mga kwento ko at saka lahat ng mga ginagawa ko sa pang-araw-araw. So again guys, maraming salamat po li, and then Merry Christmas! Bye-bye! Don't forget to like and share, subscribe my Mama Jemma Nepal YouTube channel.